Alright kapatid, good morning po sa inyo lahat. So mayroon pumasok sa atin dito na Suzuki Thunder 125. Ayan yung kanyang motor, oh. Medyo olds na rin yung datingan, pero good as new pa rin yung appearance ng motor. But anyway, meron siyang issue dahil matagal na tambay itong motor na to. Ilang taon ito sir natambay sir? Mga ilang 5 years. Oh yan, 5 years sabi ni Bossing. Shoutout kay Bossing ha. Ayan. So ang naging problema dito, yung guide, needle guide, okay naman. Ito ang mismong nagkaroon ng problema, yung kanyang slow jet. So wala na siyang butas. Ang problema, hindi natin matanggal yung pyesa na yan sa loob dahil naharos na yung kanyang screw. Anyway, ginamitan lang natin ng CVT cleaner, then chinik natin kasi dito ang labas niyan eh. Ang trabaho pala nito no, para sa kalaman ng lahat, siya yung nagbibigay ng idle kapag naka-minor ka lang, yung hindi mo hinahawakan yung accelerator, sa kanya pumapasok yung gasolina. So kapag nag-revolution ka, dito na papasok yung gasolina. Ayan. So pag naka-idle ka lang, dito lang, ito lang yung gumagana. Ayan. Ay check natin. Mabuti kanina nung pag-check ko, merong lumabas. Yun, may maliit na lumabas. Ayun. So far okay na. Kasi nasundot na natin kanina kahit pa paano eh. So, ang point ng video na ito, kapag halimbawa na naistakan kayo ng motor na matagal, ito talaga yung kailangan ninyong mapalusot yung butas. Dahil kung hindi, pag hindi tagusan ng butas niyan, palyado yan kapag umaarangkada ka o walang minor, walang idle na maganda. Aandar siya na maganda kapag naka-chok ng konti, naka-half chok. Pero kapag hindi naka-chok, may possibility na mamatay yung makina or walang idle na maganda, palyado. Kumbaga. Yan, kaya kapag naistakan kayo ng motor, ito ang kailangan ninyong malinisan. Ayan yung slow jet na yan. Maliit lang yan na screw. Yan. Mabuti na lang kahit papaano, medyo maganda na siya. May lumulusot na. Ayun oh, may spray na. Alright. So after nyan, pag napatagos ninyo na dyan yung ano, yung hangin o tagusan na siya, yung kanyang air or fuel screw dapat malinisan nyo rin. Yan, dapat nililinisan din yan. Kasi dito rin bumabara yung mga kalawang-kalawang at nagkakaroon talaga ito ng kalawang. So hindi na natin binilang dahil ang bilang naman ito karamihan ay tatlong ikot doon tayo magsisimula mag-count ng tono niya. Pero iba-iba yan ha, sa lahat ng mga motor, hindi porke sa isang motor na kaparehas nito ay dalawang ikot, sa'yo ay gaganda na rin yung dalawang ikot. So maling ano yun, principles. Kasi depende yan sa compression mo at sa mga butas ng loob ng carburetor mo. Yan. Yun o. Oh. Okay din lahat. Maigi naman at gumagana to. Alright. Tapos, slow jet. Itong air screw or fuel screw, depende kung anong carburetor ang gamit ninyo. At saka itong valve. Yan, kasi yung valve minsan ano yan eh, nagkakaroon na ng kalawang pagaya nito. May kinalawang na siya ng konti. Pero parang kaya pa namang remedyohan at kaya pa namang ayusin, ayan. So, wala pa naman masyadong tama. So tingin ko lilinisan lang natin ito at kung mamaya flooded, papalitan lang natin. So ito pala yung cost ng flooded, no. Ayan. Sa mga hindi ganong nakakaalam, nakakonekta kasi yung float valve na yan dito sa ating boy. Ayan. Kapag naganyan yan eh, yan, nakababa. So siya nandoon sa butas. Kapag napuno na ng gasolina, aangat na ito, yung buya natin, sasara na yung valve na ito,
So yung gasolina na nanggagaling sa tangke, dadaan dito sa hose, punta dyan, sasara niya na. Ngayon kung sira yan, ito kung sira ito, so hindi na makabara ng maganda, hindi niya na masaraduhan yung butas, so mapupuno yung karburador. At kapag napuno na yung karburador, yan, aangat na yung fuel level, so pupunta na dito sa taas at tatagas na dito sa ilalim. Yan. So yun na yung tinatawag na flooded or overflow. Yan. So mamaya check natin kung ang andar, kung ano yung andar niya, kamusta. Palinisan muna natin ito and then panda rin natin. Para klaro sa lahat, so yung iri kanina, pinag-usapan natin yung number of turns. So binaon ko muna ng gusto. Tapos, depende yan, ano, depende sa unit, kung anong setup. So ito, binaon ko muna. Kahit sa mga, kung mga stock lang din yung motor ninyo, pwede kayong magsimula sa ganitong setup. Ikutin nyo lang ng isang buo muna. Yan, isang buo. Baga 360 degrees. Yan. Kapag naikot nyo isang buo, ikutin nyo pa ng kalahati. Ayan. So yan lang muna yung setup na gagawin natin. Kapag medyo kargado yung motor o yung carb ninyo nasa 28, medyo unpredictable yan kapag ina-adjust ninyo. So ngayon, stock naman ito, stock din yung makina. Oh, yan lang yung makina. Stock din naman, di turn muna tayo sa 1.5 turns na setup. Okay, so paandarin natin dyan. And then kapag may problema na kailangan mag-adjust dito, add or less lang kayo kung sakali man, no? Ayan. Try muna natin at para umandar na. Okay, so naalala ko lang, mayroon pala akong nakadebatehan sa Facebook nito na dapat daw kapag iiwan yung tangke or iiwan yung motor ng almost ilang taon or buwan, dapat raw full tank. No, full tank. So hindi dapat full tank, dapat nga walang laman. Kagaya nito, 5 years. Ang linis, oh. O yan, ayun na yung gasolina, nailagay na natin eh, oh. Ang linis, 5 years, sabi kanina nung may-ari. So ngayon, kasalin na natin yung gasolina. At isang patunay na mas maganda yung walang laman yung tangke kapag iiwan mo yung motor mo. Kaya sa mga OFW na mayroong motor, ganun yung gawin ninyo. O yan eh. Tested na kasi natin yan eh. Kung baga marami na tayo na experience nyan. And then, pag nilagyan mo ng gasolina, ayan, may gasolina na. Naka-on ba? Ayan, ayan, naka-off. I-reserve ko muna. Kapag gaganyan, gagawin nyo, patay lang muna ang susi. Choke. Tapos, tadyakan. So, yung purpose natin dito, para yung gasolina, mauna muna doon sa cylinder head, sa chamber. Pag sinusin natin, saka palang magkakaroon ng ignition, saka palang andar. So kahit mga at least 5 or 10 na tadyak, depende sa inyo kung ilan ang daming tadyak na gusto ninyo. So full throttle nyo rin para nakabukas yung valve nya. Ayan. Try natin, paanda rin. Tanggalin ng choke. Yun. After 5 years, ngayon lang ulit tumandar. Hawak ko pa rin yung accelerator. Kapag binitawan natin ito, na namatay, ibig sabihin may problema yung slow jet natin. O yun, sabihin may problema yung slow jet natin. Pero check muna natin yung idle niya, kung okay ba yung idle niya. Tak, pwede pa kayo start, tak. Idle muna tayo. Pag gumanda ang idle nito, sabihin okay na yung slow jet. Okay, mukhang hindi naman namamatay. Oh, idle lang, medyo mababa lang kanina ang idle. Hindi na rin naka-choke. Ayan, okay na rin. So kapag ganitong motor na na-stack ng matagal, kahit na lampas 3 months, basta lumampas ang 3 months, ina-advise dyan na palitan ng langis. Palitan ng langis kasi siyempre kahit papaano may moist na yon. So i-change natin ito, papainitin lang natin ng konti. Pakitin lang natin yung langis and then pag uminit na para mas malabnaw na pag dinrain natin. Oh.
Mga kapatid, sana may natutunan kayo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, alam na this.